Sabi ko nga eh, inisip ko, may point siya. Mahirap talaga ito. Mahirap na babae maging pangulo. May point siya. Kasi, hindi naman madaling sumunod ang lalaki sa mga babae. Whether you like it or not, ha? Hindi ko sa minamaliit ang babae. Pero yung mga gabinete mo maging lalaki, medyo pag babae, hindi sila masyadong sumusunod eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero, yun ang katotohanan. I don't know the reason why. I don't believe na dapat ganun. Pero that's the reality. Pero, if there's one thing na masasabi ko lamang po dito ay iba ho si Mayor Sara Duterte. Yan ang masasabi ko. Eto ha, even sa mga kakilala natin na mga opisyal, kakilala nating mga government worker, pag si Mayor Sara Duterte ang nagsalita, sunod lahat. Tandaan niyo yan. Pag si Mayor Sara ang nag-command, kahit nga mga sekretary, sunod kagad eh. Takot talaga sa kanya. Sabi ko sa inyo ha, hindi ako nagbibiro. Ang tindi ng takot ng mga congressman, ng mga senador, to the point niya na ginamit yung pangalan niya eh. Ha? Ginamit yung pangalan niya, daming natakot na congressman. Sinabi lang na malapit sa kanya ito si ano, ang dami nang natakot. Ang daming takot kay Mayor Sara Duterte. Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro nakita nila yung pagiging leader ni Mayor Sara Duterte katulad ng kanyang ama. Kasi matatanda nyo, di ba, yung kahit yung mga vlogger na magkakaaway noon, naalala ko si Thinking Pugok at saka si Attorney Bruce. Ha? Kahit sila magkaaway, eh nagsama sila doon sa matapang at malasakit na event. Ganoon mag-unite si Mayor Sara Duterte. Takot. Yung mga vlogger na hindi magkakasundo, nagsama-sama noon. Ha? Maging mga politiko noon, nagkasama-sama. Kay Mayor Sara Duterte lang yun. Tapos, di top after noon, naalala ninyo? Nagbuo uli ng bago si Mayor Sara Duterte. Yung hugpong ng pagbabago. Kahit yung mga magkakaaway na mga politiko, eh nagsama-sama uli. Yung magkakalaban mga, sabihin na natin mga political family, nung nagbuo siya, nagsama-sama uli. Doon mo makikita na meron, aside from meron silang respect, meron silang takot, eh meron silang may uniting factor itong si Mayor Sara Duterte. Sa totoo lang, ito wala ho tayong bulahan dito ah. And I think, ito lang naman sa akin ah. I think ah, ito, this is my honest opinion. Gusto ko yung interview kay Manny Pacquiao nung nilabas niya, yung nag-trending na interview ni Manny Pacquiao. Sobrang sabi ko, natuwa ako doon sa tao. Sabi ko, ang lalim pala ng isip nito ni Manny Pacquiao. Hindi pala siya yung boksingero lang. Hindi pala siya yung hindi marunong, walang pinag-aralan. Ang lalim ng isip eh. Kasi it was not scripted yung interview sa kanya. Sabi ko, ang galing, ang galing. Kaya lang, okay? In terms of sino ang kayang i-apply yung kanyang karunungan at para mapasunod mo ang tao, feeling ko ay hindi pa sa ngayon si Senator Manny. Mas feeling ko mas kaya yan gawin ni Mayor Sara Duterte. Okay? Bakit to? Dahil nga sa sinasabi ko nga sa inyo, we need a strong leader after Pangulong Duterte. Bakit ba kasi natin kailangan ng isang strong leader pagkatapos ni Pangulong Duterte? Alam niyo kung bakit? Magkakagulo. Honestly ha, magkakagulo. Magkakagulo. Pag tumakbo si Manny Pacquiao, pag tumakbo si Bongbong Marcos, kunwari lang, tumakbo si Grace po, o di kaya tumakbo si Ping Lacson, at hindi tumakbo si Mayor Sara Duterte, pustahan tayo, hati lahat. Hindi mayu-unite. Baka manalo pang liberal. Kunwari lang ha. Kunwari, tumakbo pa si Isko Moreno. Hati-hati yan.
Pustahan tayo. And the sad thing, yung mga Duterte supporter and mga Marcos loyalist, mahahati na sila ngayon kung saan sino boboto nila. Okay? Tapos magkakaroon lang ng iisang kandidato ang liberal, which is kunwari si Lenny Robredo o kaya si Kiko Matching. Eh baka makalusot pa. Yun ang nakakatakot. Hindi ho United eh. Naintindihan ko sinasabi mo eh na mga nagsasabing paulit-ulit na nagsasabing BBM, BBM, BBM. Okay? Marami ho nagsasabi niyan pero sa totoo lang ho hindi ho United. Dahil kahit papaano, marami pa rin DDS supporter o yung masasabi natin ngayon na kalaban ng mga, hindi, wag na natin tawagin DDS supporter, kalaban ng mga dilaw ay hindi lahat to pabor kay BBM. Aminin na ho natin yan. Okay? Hindi ho makukuha lahat. Baka mahati, mapunta kay BBM, mapunta kay Manny Pacquiao, mapunta kay Grace po yung iba, mapunta naman yung iba. Marami akong kilala na Duterte supporter pero may pagka-Grace po pa rin eh. Oh, maraming ganyan. Pero if there's one thing akong sure na pag tumakbo si Mayor Sara Duterte, lahat yan kay Mayor Sara Duterte. Punta ang boto. Oh, di ba? Yung totoo. Baka nga mag-giveaway pa yung mga ibang kandidato eh, like si Manny Pacquiao, baka mag-giveaway pa yan. Oh, I think kasi sa tingin ko lang naman din, I think si Bongbong Marcos would not run against Sara Duterte. I don't think so. So, mukhang delicates talaga pag hindi tumakbo si Mayor Sara Duterte. Yun lang naman ang akin. Kaya sana, eto lang, sana lang tumakbo talaga yung anak ni Pangulong Duterte. Yan ang sa tingin ko magpapatuloy ng ano eh, ng ginawa ni ano. Kasi di pa natin alam, di ba? Oh, iba pa nga eh. Ito, totoo naman to. Pag tumakbos kunwari lang si Manny Pacquiao, si BBM, o kaya si Bongo, hati yan! Hindi pa uniting, ano eh, hindi pa natin masasabing uniting factor si Bongo eh. Although, if there's one person na talagang katulad ni Pangulong Duterte, katulad na katulad, ayan si Senator Bongo. Pero pag lumabang pa yan si Bongbong Marcos o kaya si Senator Manny, hati-hati talaga tayo. Delikado talaga tayo. Ako, yan lang aking pananaw. O kung meron kayong ibang opinion, eh, sige. Kayo po ba? Agree po ba kayo na hindi tumakbo si Mayor Sara o gusto ninyong tumakbo si Mayor Sara Duterte? Ano ang inyong masasabi? Alakpakan. President Rodrigo Duterte, I think the people eh hindi ho nag-a-agree sa sinabi ninyo. Pasensya na ho, ah. Sabi nila, oh, ayan. Pag si BBM kasi baka matalo ng plan ng LP. Oo, kasi marami pa rin ho talagang ano eh. Marami pa rin akong kilala na alam niyo Duterte supporter pero hindi nila gusto si BBM. Hindi natin umaano eh. I mean, ito. Bigyan ko kayo ng example, ha. Bakit sa tingin ko na medyo delikado, ha? Hindi, ito lang ha, ito lang. Huwag kayong magagalit ha, kayong mga Marcos loyalist at Marcos loyalist din naman ako. Ito'y pananaw ko lang sa tingin ko nung tumakbong Vice President si Bongbong Marcos at saka si Lenny Robredo, alam naman natin na nalo si Bongbong Marcos. Alam natin yan, okay? Kaya lang, hindi ganun yung difference niya compares kay Robredo. Tanda natin ha, hindi ganun kalaki yung difference niya. Alam natin nanalo si Bongbong. No question. Alam natin na dinaya. Hindi ko sinasabing ang nandaya sa kanya si Robredo. Pero alam natin dinaya siya. Pero yung agwat niya dun sa susunod, kung sino man yung susunod, eh hindi ganun kalaki. Pag tumakbo si Bongbong Marcos at tumakbo si Lenny Robredo, maliit lang ang difference nilang dalawa. Eh paano kung tumakbo pa ibang kandidato na medyo malakas din? Hindi natin, eto ha, wag nating mamatayin si Manny Pacquiao. Remember, maybe dito sa Central Luzon, medyo minamata si Manny Pacquiao, pero sa mga probinsya tulad ng Mindanao, Visayas, ay sandali, Manny Pacquiao yan. Natitigil ang krimen niya pag nagbo-boxing. Oh, hindi natin pwedeng sabihin na, ay mahina yan si Manny Pacquiao. Hindi, oh, baka dito sa ating sa Central, pero pag sa mga probinsya, malakas ho yan. Kaya pag yan, tumakbo pa,
Tapos tumakbo si BBM, hati tayo niyan, sigurado ko. Kaya sana, eto lang, sa aking pananaw ha, sana mag-usap-usap sila. Eh kaya lang sa pormahan ni Manny Pacquiao, parang ayaw niya, parang unstoppable. O, di ba? So medyo delikado. Medyo delikado ho talaga. Eh sa tingin ko naman, in terms naman sa mga dilawan, magkakasundo naman sila, alam nilang tae silang lahat, at isa lang ang pwede nilang ipanlaban. Eh baka madali. Di ba? Baka madali lang, yun lang ang akin. Eh meron aside from Manny Pacquiao, okay? May pangatlo pang hahati kung sakasakali lang, kung sino man yung tumakbo na yan. Hindi natin alam. Baka humati pa yan. Aside from, may Grace po pa. O, alam naman natin, isa pang ambisyosa yan. O. Kaya, ang akin, kung pwede, kung ayaw man ni Mayor Sara ang tumakbo, eh, magkasundo-sundo sila. Yun lang. Sabi nito ni Rich Flores, correct. Tapos mga LP solid, oo. At saka remember itong LP na ito, sa tingin ko lang ha, sa tingin ko lang, pati yung mga makakaliwang grupo at mga pawok, magkakasundo-sundo sila. Kasi they really want to remove a Duterte factor o a Duterte kind of leadership sa presidente. Kaya talaga magkakasundo lahat ng kalaban ni Pangulong Duterte. Isa pa, aside from the Liberal Party o yung mga dilawan, aside from the mga komunista, yung mga makakaliwang grupo, eh baka mag-join pa yung mga negosyante, yung mga oligarch na nasagasaan ni Pangulong Duterte. So pera, ang laki ng pera makukuha nila. Kasi they want to remove a Duterte in the presidency. So talagang delikado. Delikado. Unless, ako talaga, di ba sinabi ko nga sa inyo, bongo ang gusto ko eh. Yan ang talaga. Pero dapat kung meron man si Bongo tatakbo, magkasundo-tundo sila nila Senator Manny. Magkasundo-sundo sila ng iba pa. Wag lang si Grace po, okay na yan.